Kaibigan, pag-usapan natin yung collagen. Usong-uso to. Merong collagen sa pagkain, merong collagen sa tableta. Tignan natin yung medical evidence kung enough na ba, sapat na ba, iinom na ba, o hindi pa. Sa ngayon, tinignan ko maigi, ano muna yung collagen? Okay? Ang collagen, nasa katawan natin to, isang protein to, merong mga amino acids, iba-iba. Nasa katawan natin to, nasa mata, nasa buto, nasa ligaments, yan, no? Cartilage, sa buto, pati sa muscle. Okay? Tapos, pag mas bata tayo, marami pa tayong collagen. Pero pag tumatanda, nagsasag na yung skin. Ayan, nagsasag yung skin. Ito po yung collagen, tulad na sinabi ko, meron din sa kuko, sa buhok, sa skin. Okay? Tingnan natin muna yung pag-aaral. Okay? Kasi hindi naman pwede sabihin natin maganda, nakakabata na, haba na buhay. Hindi pa sure eh. O, ang shortcut kasi, may pag-aaral, medyo marami-rami na, pero hindi pa enough na ganung karami sa ngayon. Ang maraming pag-aaral, mga fish oil, omega-3 fatty acids, marami na. Probiotics, medyo madami-dami na. Yung mga ibang vitamins, pwede-pwede na. Pero itong collagen, ito po yung review eh, ng lahat ng pag-aaral. Ito, ni-review nila. So, ito po lahat ng studies. Bawat isang numero may study ito. May medical school. Although, mga maliliit na pag-aaral. So, nung inaral, ito lahat ng studies sa collagen, sa balat, may konting tulong, pero maliliit yung mga studies na human studies. Sa buto, lumiliit na muscle, wound healing, para sa ipin, para sa GERD, pwede. Para sa osteoarthritis at rheumatoid arthritis. Ito yung mga nakikita nilang pinag-aralan na posibleng may benefit. Pero may disadvantage din. Merong allergy, meron din chance makapasa ng sakit. Okay? Kasi hindi naman talaga tested ito lahat. Eh. Hindi mo pa matetest na talagang proven. So, ayon dito sa review ng clinical study sa collagen, nakita nila, merong mga benefits sa balat, elasticity, osteoarthritis, rheumatoid arthritis. Kaya lang merong mga potential side effects din. Limang klase ng collagen sa katawan natin. Okay. Oh, so, ang isang mas safe, eh, pwede sa pagkain. Di ba? Yung pagkain mayaman sa collagen, imbis na inom tayo ng supplement, depende. Yung pagkain mayaman sa collagen, itong mga bulalo, matataba eh, medyo mamantika eh. Itong mga litid, di ba? Yung nanay ko na nabubuhay, lagi kumakain ng litid eh, di ba? So, mga bulalo, favorite natin sa beef, sa collagen. Meron din sa chicken feet, maraming collagen, di ba? Kung maganda luto mo si Doc Lisa, lagi na. Sa isda, meron din siya, may collagen din. Tapos, para gumawa ng collagen, ito, maraming klase ng kinocombine na amino acids. Ito kailangan ng katawan natin. May proline, glycine, may vitamin C, may zinc, may copper. So, sari-saring pagkain, basically healthy diet pa rin eh. Kasama yung itlog, pwede rin kasama yung mga isda. Ang problema, hindi ka naman pwede kumain araw-araw bulalo, 'di ba? O puro utak ng bulalo, eh syempre tataas cholesterol mo. So, weigh mo rin yung pros and cons nito. Pagdating sa collagen powder, maraming klase, yung studies, meron na konti. Ngayon, kung iinom kayo, okay ba? Hindi ako makakasabi ng for sure. Pwede siguro uminom, walang masama. Pero hindi siya 100% pa. O, hindi pa siya 100%. Di ba? Pwede, pero sa ngayon, hindi pa siya 100%. Di ba? Baka makatulong, pero hindi pa tiyak. Wala pa talagang medyo sapat na ebidensya. Pero, base doon sa malilit na studies na napakita ko, mukhang may tulong sa buto, osteoarthritis, kung talaga may problema kayo, gusto niya dagdagang konti, pwede naman. Skin elasticity, pero wag niyo expect na babata talaga. Diba? Hindi naman ganun. Siyempre, marami yun eh. Talagang healthy diet, hindi magpapaaraw, hindi mainit ulo. Hair and nails, pwede may tulong. Increase muscle na, pero mga malilit na study. Kasi ito, maliliit eh, mga 20 people, 30 people, maliliit. So, hindi pa tayo sure. Tsaka minsan yung mga pag-aaral, tinignan ko yung sinabi ng Harvard Health eh. Harvard Health, yung mga ibang mga malalaking mga established na nagre-review, hindi po ganun pa kalaki.
Sa puso, pwede makatulong, pero maliliit pa. Puro small study. May risk din siya. Okay? Pag buntis, breastfeeding, usually hindi po pwede. Tapos, wala rin guarantee. Ang FDA, hindi naman niya gagarantee na okay o effective. Sabi lang, may ganitong supplement, pumasa lang sa test. Tapos, since gawa siya, yung iba gawa sa mga animal products, hindi tayo makakasigurado na walang mga harmful na pesticides o toxin na nahalo doon sa pag-collect ng animal bones, sa buto-buto kasi ng mga hayop eh. So hindi tayo sure doon. Yun ang mga risk. Tapos, kasi protein din siya. So pag sobrang protein, alam nyo naman, masama rin sa kidneys pag sobra. Kaya pag-iinom ka, baka konti lang talaga. Okay? So wala pa ako na-advertise. Nire-review ko lang eh. Sa ngayon nga, lagi ko sinasabi sa inyo, ang marami palang pag-aaral yung mga fish oil and meron yun, yung mga level of evidence. Okay? Anong possible side effects ng mga collagen ito, powder or mga supplement? Pwede, nagtatae, sumasakitan tiyan, pangit ang lasa, nage-headache, insomnia, may rashes, bihirang-bihira, may severe side effects, liver problem, at talaga nag-allergy. Bihira lang naman to. Halos lahat naman. So, pag konti naman, di naman po dapat magka-problema. Other bad habits na nakasira ng collagen, smoking, araw, fatty foods. Tulad ng sabi ko sa iyo, bukod dito sa mga pagkain mayaman sa collagen, kailangan mo rin ng other vitamins and minerals like vitamin C, kailangan mo rin ng zinc, kailangan mo rin ng copper, at pwede rin yung itlog. Kailangan mo lahat to para kompleto yung collagen sa katawan. So, nasa sa inyo po, wala namang masama kung gusto nyo itry. Pero sa ngayon, mukhang very promising siya at tingnan natin pa yung mga susunod na pag-aaral. Salamat po.